Yo, what's up, kakamay? So, magluluto tayo ng alam niyo na. Ito. Dila. Lengua de gato. Pero, alam niyo naman, di pa tayo naligo. So, world family. And 3 days before expiration. Pero, mag-expire na ako ngayon, mga kamay. So, maliligo na ako maya-maya. Pero, titirahin ko muna ito, mga kamay. At, tatanggalan ko yung balat-balat ng mga sa dila. So, kailangan tanggal niya, mga kamay, para hindi siya makunat, mga kamay. At the same time, mga kamay, ano, meron tayong pag-uusapan mamaya. Another set na naman ng sahod reveal ng mga sword family na ano, na vloggers. So, abangan nyo, mga kamay. Luto muna ako, mga kamay. Lengua de gato. Yun, mga kamay, nakahiwa na natin ng lengua de gato. Yan. Tapos, tinanggalan natin ng ano yan, ng balat, mga kamay. Siyempre, kasi pag hindi mo tinanggalan ng balat yan, nako po. It's super makunat tsaka hindi maganda sa pagkakaluto, mga kamay. So, prepare lang tayo para magawa natin ang lengua de gato. Tapos mamaya may pag-uusapan tayo, mga kamay. Yo! What's up, kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, it's January 2 at tayo ay nag-aabang sa update ni Bay Jopper sa Magic 20. So, hopefully, mamaya siguro, mga kamay, mag-update na si Bay Jopper. So, sana mag-update na para malaman natin, mga kamay. Siguro ko hindi pa mag-update yung mga kamay kasi gabi na. At the same time, hindi ko alam kung mag-update. Antay na lang natin. So, mula na naman dito sa Luciana. So, yun na naman. As usual. So, normal na lang po ng mga kamay. At yun. Namili naman ako, mga kamay, ng anim na sword family na vloggers. So, siyempre, hindi ko muna i-reveal para at least meron pong excitement sa mga viewers natin kung sinong napili natin na anim na pag-uusapan natin regarding sa kanilang revenue, mga kamay. So, ito naman, mga kamay, isa monthly naman na estimated earnings nila. So, titingnan natin, mga kamay, kung ano na ba talaga ang status ng kanilang ng channel. After ng challenge, kasi yung iba kasama dito tapos yung iba kasama pa sa ongoing na challenge. So titingnan natin, mga kamay, kung ilan na ba talaga ang kanilang revenue, kung maganda ba yung lagay ng channel nila or hindi na. So yun, pag-usapan natin, mga kamay, yung anim. So samahan niyo ako, mga kamay, at i-dictate natin o sasabihin ko po sa inyo yung information regarding sa kanilang earnings. So pag-usapan natin ang pinakauna, mga kamay. Ito yung dating editor ni Bay Jopper, si Hazel Aguila Kapakpak. So si Kapakpak, meron na siyang 39.8 na kin subscribers. At the same time, bira to makita mag-vlog si Kapakpak. Baka siguro nabibisi sa schooling kasi alam niyo naman ang graduating yata to. So yun, tingnan natin yung earnings niya, mga kamay. Monthly earnings. So yun, sa lahat ng mga viewers natin, yung sinasabi ko pong information is galing po sa social media na tools, which is yung Social Blade, mga kamay. So itong sasabihin ko sa inyo, information, gross estimated earnings lang po to ng mga babanggitin ko ng mga na sword family na vloggers, para at least magkaroon ng ng idea kung ano ba talaga ang tinatakbo ng kanilang channel when it comes sa revenue. So yun, si Kapakpak, mga kamay, meron siyang estimated monthly earnings na minimum na $4 up to $64. So alam niyo, mga kamay, na in order para makasahod ka ng sa YouTube, mga kamay, it should be minimum $100. So dun sa monthly ni Kapakpak, sa minimum ta sa maximum, parang hindi siya pumasok, mga kamay, kasi $4 to $64. So pag hinati natin, pag plinas natin minimum tsaka maximum, mga kamay, $60, hatiin natin 38, hindi pa rin siya aabot, mga kamay. So tagilid yung channel ni Kapakpak, pero alam niyo naman, intindi naman natin, mga kamay, na kahit na i-browse yung channel ni Kapakpak, hindi siya talagang madalas nag-upload kasi nga after nung challenge, mga kamay, ay nabisi na yata, mga kamay. So yun, sisilipin din natin, mga kamay, kung
kung anong pinaka latest na ano upload ni ano ni Kapakpak Mamamay para makita po natin. So yun. At ipa-flash ko pa nga mga kamay dito ano yung ano sinasabi kong information regarding sa kanilang ano earnings para at least makita niyo po Mamamay. Oy, yung recently niya pala is ano 1 day ago. So yan. Ah, 2 days ago, tapos yung iba na 12 days, tapos 2 weeks. So bira nga talaga no mag ano si Kapakpak mag-vlog. So update lang siya 2 araw na consecutive, just after that tumigil, naglaylo. So nabisi nga talaga to sa ano sa school. So next Mamamay, hopefully ano pala sana ano ituloy-tuloy ni Kapakpak yung ano yung pag-vlog. Sayang kasi may sayang ng ano ng subscribers at talaga sayang din ano ng channel niya at saka alam niyo naman Mamamay na potential na ano na content creator si ano si Kapakpak Mamamay at may ano sa audience Mamamay, sa mga viewers may hatak ba. So yun, next second Mamamay, ito yung ano Jomond official. So yun sina paring Jomond, meron na siyang 46.7k na ano na subscribers, so malaki na rin Mamamay. So silipin natin yung monthly estimate earnings nila Mamamay kung okay pa ba after ng challenge Mamamay, kasi tingnan natin kung talagang ano malakas pa yung ano kumbaga na ka 6-digit pa yung ano nila Mamamay yung channel based sa Social Blade Mamamay. So yun, si Jomon ay merong ano estimated earnings na $21 minimum up to $331. So at may nakalimutan nga pala ako Mamamay yung pag-compute ko kasi iyan pala natin average natin Mamamay. Yan na po ito lang ating plug. So yun, nabanggit ko is $21 minimum up to $331. So $21 minimum hindi makakasawad kasi 100 ang minimum. At the same time yung maximum ipa-plus natin sa minimum. So 21 plus 331 divide natin ng 2, 176 times natin 50. So 8,800 Mamamay. So nakakasahod sila si ano si Jomon ng ganito. Potential Mamamay. Potential earnings Mamamay. So alam niyo naman sa akin na inano ko na in-expose ko na sa inyo yung ano ko sahod ko sa maximum tsaka nang parang mas close siya Mamamay kasi 598 tapos ngayon ang nag-update kasi si YouTube Mamamay naging 573 ako. So close enough dun sa ano. So pero kinukuha natin ang average para at least malang kung titingnan natin kung nakakasahod ba sila o hindi. Kung okay ba yung sahod nila o hindi. So itong kay Jomond Mamamay 17688. Okay na rin Mamamay pero kumbaga kung sa minimum wage mababa po yan. So yun. Next. Hopefully ano Mamamay pala yung kay Jomond. Tingnan natin ano yung uploading nila. So 2 days, 4 days, 8 days. So hindi siya consistent na nag-upload Mamamay kasi sina paring Jomar, alam ko Mamamay nag-ano sila, nag-inaayos nilang bahay nila ngayon mga kamay, nagpapatayo sila ng ano ng bahay. Kumbaga ano yan? Reconstruct parang ganun kasi may bahay na ina nila inaayos. Renovation pala ang tawag doon. Renovation or dagdag. So yun, kaya nabibisi doon. At siguro hindi nila pina-vlog ng mga ganun bagay mga kamay. So next, number 3. Ito si ano, Nicknika TV. Si Nicknika meron na siyang ano 27.8k na subscribers mga kamay. So tingnan natin kung maganda bing ano ang tinatakbo ng channel niya. Kasi ito si Nicknika mga kamay, ito yung pinaka isa sa pinaka ano sumahod ng malaki Mamamay si sa parang ano 200k yata si Kasilong, si Nicknika tsaka si Kuya Noli. So silang tatlo. So check natin si Nicknika kung magkano ano nila ang ano niya ang monthly. So si Nicknika ay merong ano minimum na $41 up to $657 maximum. So kung sa minimum, hindi siya makakasahod kasi 41 lang. So average natin mga may $41 plus 657 divide natin ng 2.
So that's 349 mamay dollars. So nakasahod siya mamay. So by average siya, potential earnings. I-convert natin sa Philippine peso by 50. So that's 17,450. So not bad mamay. Kumbaga minimum wage na earner ang sinasahod ni ano ni Nignica. Potential mamay. Potential. So check natin mamay kung madalas pa magano mag-upload si Nignica based sa ano sa kanyang channel. So, ang pinakalas niya na-upload mga kamay, 7 days ago. So, 10 days ang upload ah. Upload. Kasi madalas si Nignica nagla-live. So, 20 hours ago, one day. So, focus siya sa ano. Parang ano, halfway lang ano. Kumbaga, moron sa live tsaka sa vlog pag meron siyang maiko-content mga kamay. So, hopefully, ma-maintain nila at makasahod sila ng maayos o mas mataas mga kamay kung kumpara dun sa ano, pinapakita ng social bleed mga kamay. So, yun. Next time mga kamay. Alright. Number 4. Ito, si mga kapinks. Kapinks. Si Hansek Official mga kamay. Ito, which is meron na silang mga kamay si na Hansek ng 104K subscribers. So, meron na silang ano, silver play button. Hindi ko alam kung na-receive nila or ano. Hindi ko yata na ano napansin sa ano, sa vlog. Pero I think ano ina-apply na to mga kamay. Hindi ko lang alam kung dumating na or na-vlog na nila. So, yun. Sinansik mga kamay, meron silang ano estimated monthly earnings na $147. So, uy, na makakasahod kasi minimum 147 up to 2,400K dollars. So, iba average natin mga kamay yan, 147 plus 24 divided by 2. So that's 1,273.50. I-times natin ng 50. So meron silang potential earnings na 63,675. So not bad mga kamay. So malaki yan mga kamay kung tutusin. So kumbaga, sabi ko nga, inulit ko pang managerial yan na ano na sahod mga kamay sa isang kumpanya. So maganda yung tinatakbo ng ano ng channel ni ano ni Hansek. Pag ganyan sinasahod mga kamay. So, check natin kung gaano sila ka-consistent magano mag-upload mga kamay. Hansek Official. So, may code ko ako mga kamay sa baba ano habang nagdi-discuss tayo no. Kasi yung mata ko pa dito sa screen tapos bababa. So, 'yun. Silipin natin mga kamay. So, ang Hansek is 'yun. Latest nila 1 day ago. So, after that, a week ago na. So, ibig sabihin hindi sila nag-daily upload at saan naman sa live stream 1 month ago. So naglaylo sila mga kamay yung medyo naglaylo mga kamay. So siguro na busy kasi ano year end mga kamay, madami siguro ano gawa at siguro na busy sa mga ano mga sa pampersonal o sa family matters kaya ganito ano ang ano nila ang upload nila may interval medyo malayo-layo. So yun, hopefully ano magtuloy-tuloy ng ano ang pag-upload ng Hansek Official at the same time yun nga mas lalo silang kumita ng malaki kasi alam niyo mga kamay kung 100,000 subscribers dapat ano ayun kumbaga kung ibibase ng medyo consistent ang ano dapat malaki ang ano ang views nila kung tutuusin kasi maano no maayos ano mag-vlog mga kamay sina Hana ta sina ano sina Talsik hopefully magtuloy-tuloy ulit ng ano nila, mag-arangkada ulit siya sa pag-vlog mga kamay. Lalong-lalo na mga kamay nga ngayong ano 2023 first quarter up to third quarter mababang RPM, bumababa. Napil ko na mga kamay, nakita ko eh. Bumaba na siya ng ano, 1 point something. So, oh my goodness, kaya kailangan nating ratsadahin mga kamay. So, yun, number 5. So, second to the last mga kamay, eto. Si Kapayaso TV, si Lali. Yan, si Lali meron na siyang 30.6 subscribers. 30.6K subscribers. So, tingnan natin si Lali kung magkano monthly estimated earnings siya. Meron siyang ano, $66 up to $1.1K dollars. So, kung minimum mga kamay, hindi siya makakasahod kasi 66 lang. So, i-average natin mga kamay plus 11 divide natin ng 2, that's $583. So, potential earnings. I-convert natin sa Philippine peso,
That's 29,150. So not bad makamay. Malaki din yan makamay kung tutukusin lang talaga. Ako, okay na ako dyan sa ganyan. Every month, 29,000. Much better. Pero kung we are aiming for higher, mas maganda kung ipagkakalob sa atin ng ano, ng nasa taas, tas ng mga viewers, at susuportahan tayo na hindi nag-skip at sa haba ng ano nila, yung panonood ng vlogs natin, much better po. Mas magandang tatakbo ng channel natin. So, sila Lim Mamay, yan ang ano niya, potential earnings 29,150. So, tingnan natin ang ano niya, ang latest upload, kung nag-upload ba siya or ano, or naglilo din or may interval, para makita natin kung gano'n siya ka-consistent mag-vlog mga kamay. So, yun. Oy, ang last ano niya, upload niya is 3 days ago. Tapos 8 days, 10 days. So, ibig sabihin, nabusy rin to sila Lim mga kamay. Sa live stream, 7 hours ago, 1 day ago, musa na siya. Nakapokus siya sa ano, sa live kaka ano. Sundot-sundot sa ano, sa content. Alam niyo mga kamay, minsan, sa content kasi mga kamay, minsan talaga sa totoo, dumadating talaga sa punto sa content creator na naubusan talaga ng iko-content mga kamay. Lalo-lalo na yung ano, yung restricted na area mo na hindi ka maka talon sa ibang bayan, mapunta sa iba't ibang area, yun ang mahirap kasi nga. Minsan may financial constraint, which is yung budget nga, kasi alam nyo mga kamay na dito sa ano, as a content creator or vlogger, tatlo talaga yung ano, kailangan mo na ano, kumbaga yung tatlong T ang sinasabi ko. Na-explain ko na ito sa live stream at nabanggit ko na sa vlog ko siguro. So, unang-una na T, kailangan mo dito sa as a vlogger is yung talent. So, kailangan mong communicate the way ka magsalita. Tulad ng ginagawa ko na nagsasalita ako sa harap ng screen, no, sa ano, sa camera. Yun po, isa yun sa mga kailangan na i-enhance sa mga content creators, yung talent ng pagsalita. Kasi sa vlogging kasi, kailangan mo talaga magsalita at mag-communicate or mag-move or mag-action. So, pangalawa, yung time. So, kailangan mo ng time dito sa pag-vlog kasi syempre kukonsumo ng ano ng oras sa pag-vlog. So, the way ka magsalita, kung may travel vlog ka, may pupunta ka sa isang area, yun, okay, magkukonsumo ka ng oras. So, maglalang ka talaga ng oras, tapos sa pag-edit mo pa, pag-export, mag-upload, yun, lahat. Magano ka dito. Gagamit ka talaga ng oras, mga kamay. So, yun, number 2 na. Number 3 is treasure, which is yun isa sa pinakamabigat mga kamay sana, sa mga content creators, treasure. Ibig sabihin, maglalabas ka dito ng pera mga kamay. So, yun ang isa sa mga pinakamahirap sa content creators. Nagkakaroon sila ng financial constraint kasi, alam nyo mga kamay, hindi lahat ng content creators, kahit ako mga kamay, is limited ang ano natin, ang source natin when it comes sa financial. So, kung ano lang available, yun lang, doon tayo ano, nagsisirculate ang ating ano, vlog. So, kung humaba ang ano natin, putunad sa vlogging, mas maganda ang ano natin, ang kalalabas ng channel natin. Kasi makapag-travel tayo, makapunta tayo sa mga area, at the same time, makapag-extend tayo sa, ano, sa tao ng mga tulong. Kasi, syempre, well, ano tayo, well, kumbaga, when it comes sa financial, sa fluidity, meron tayong ganun. So, yun ang isa sa mga problema sa mga content creators, hindi lang po ako. So, yun, sina Jaffers, ano, sina Kapanal, siguro, ano yun, medyo okay yung takbo ng ano, lalo na si Iba Jaffer. Baka naman, kahit butal lang, makuha natin. So, yun, yun po mga may three, tatlong tiya, talent, time, treasure. So, treasure ang pinaka problema ng ano, ng isang content creator mga kamay. So, yun, si Lali, yan, nabagitan natin, 29,150. So, okay yun, mga kamay, mataas na rin. So, pero kung bibigyan ng 6 digit per month, mas maganda, di ba? So, ito na, ang pinaka last sa ating usapan mga kamay. Alam niya ako, sino to? Ito, si Kuya Dang TV. Yan, mga kasolid pangit natin dyan. So, si Kuya Dang mga kamay, meron na siyang 48.9K na subscribers. So, alam niya naman si Kuya Dang is kasali ngayon sa Magic 20. At sa Magic 20 mga kamay, isa siya sa pinakakilala dun. Kasi mostly yung ibang mga ano, mga kasali dun sa, ano, sa challenge is, alam niya na, hindi masyado kilala at ang iba tumigil. So, ano lang, nagkaroon lang ng opportunity ngayon na may sali sa Magic 20 sa Pachanse Bajaber para at least ma-revive yung channel mga kamay at makita nila, mag-gauge nila or masukat nila kung ano ba itatakbo ng kanilang channel, kung ano, magiging okay ba o hindi.
Pero ako, I suggest mga kamay sa mga sumali sa mga challenge na ni Ba Japheth na continue lang sa ano, sa mga ginagawa natin sa pag-vlog mga kamay. Kasi alam niyo mga kamay, kung meron kang ano, trabaho mismo at ang binablog mo is yung trabaho mo mismo, kumbaga additional lang yun mga kamay. So medyo hassle lang konti sa ano when it comes sa editing kasi syempre kukonsumo talaga ng oras. Pero kung ibablog mo yung trabaho mo, okay lang naman kung hindi naman bawal sa pinagtatrabahoan mo. At syempre at least doble ano yun, potential na earnings sa mga content creators kung naibablog niya yung ano, daily life niya yung trabaho niya. So yun. Yun lang, nagsasalita ako. Yun, si ano, si Kuya Tang mga kamay. So, tingnan natin ano na niya. Yung ano, nabulit ako. Yung ano, monthly estimated earnings si Kuya Tang. So, meron siyang ano, minimum na $310 mga kamay. Ibig sabihin, lampas-lampas siya sa minimum 100. Up to 5K mga kamay. Ang laki, di ba? So, 310 mga kamay. Average siya, di times natin, magkano yan sa times 50. So, 15,500 sa minimum. Okay na okay mga kamay. Pero hindi siya, ano, sa minimum wage, mababa siya ng konti. So, i-average natin mga kamay, 310 minimum plus maximum niya ng 5,000. So, i-divide natin ng 2. So, meron siyang potential earnings na $2,655. Convert natin sa Philippine peso by 50. So, that's 132,750 na potential earnings ni Kuya Tang. So, alam nyo mga may itong binibigay sa inyo details is this December po yan yata. Last 30 days. So, ibig sabihin, monthly. Ibig sabihin, baka nung November, iba yung sahod niya, mas mababa dyan. Kasi, kasali kasi si Kuya Tang sa challenge mga may. And, alam nyo naman po si Kuya Tang is talaga nag-erap yung ano niya. Yung karyo niya sa pag-vlog this challenge talaga na alam niyo na nakagraduate si ano si Kuya Tang, isa sa mga pinakaunang nakagraduate sa Magic 20. Talaga nakapokus sa ano sa vlog mga kamay sa content and okay ang kinalabas ng mga kamay, nakagraduate siya at ito ang tingnan niyo 132,000 mga kamay potential earnings, baka mag 60 digit nga ito mga kamay talaga sa ano. Antayin na lang natin mga kamay yung kalabasan ng ano ng update ni Bay Japheth and yun napag-usapan na natin yung ano mga kamay. So, hindi ko alam kung ano sa mga viewers natin, kung sino suportahan ninyo diyan sa ano sa mga Bukana vloggers. Halos yan Bukana vloggers. Kaya ang binanggit ko sa inyo mga may sorry family na vloggers, at least ano kasama lang kasama lahat, hindi lang Bukana kasi may mga vlogger kasi sorry family like ako, hindi man ako Bukana vloggers na talagang doon ko inumpisa ang channel ko, sina Sir Kanochi, sina Ma'am Kamahal, sina Sir Ronsbert, yan. So, 'di ba may mga channel kami na ano na under kami sa Sorit Family Vloggers. So yun. At hopefully mga may nakita niyo na yung mga ano sinusuportahan niyo mga channel at isa lang sa ano isa o dalawa lang. Ang pinaka-boom talaga ng channel ngayon si Kuya Tang mga may dito sa pinag-usapan natin. At sunod si ano si Hansek at si Kapayaso. Pero si na Niknika, okay lang. Tapos si Jomon, tapos si Kapakpak talaga mga kamay ang medyo ano, medyo down ang channel kasi nga alam ko ano talaga ang pagkakalan ko nasa school. So naka-focus, so graduating kasi mga kamay. So yun mga kamay, doon sa mga viewers natin mga kamay, kung meron kayong ano suggestion sa na pwede nating i-vlog, mag-comment lang kayo, feel free to comment sa ano natin, sa mga vlogs natin at susubukan natin, i-try natin, i-vlog mga kamay kung kaya natin. At the same time, meron kasi ako nakita ng mga, ano, kung sino i-vlog, na-discuss ko na po yun mga kamay, sina Kanuto, sina Kuyo Noli. So, na kung ano, napanood nyo po, i-replay nyo na po yung ano, vlogs natin, yung previous. So, yun. At yung mga dinidiscuss natin, yung mga hindi pa natin ano, na isali sa mga vlogs natin. So, hopefully mga kamay, nagbigay sa inyo ng konting information regarding sa mga ano ng potential earnings nila, mga estimated earnings nila dito sa mga ano sa mga Bukana vloggers mga kamay at we are hoping mga kamay na sana lahat kami mag-umoko yung channel this 2023 at sa lahat ng mga viewers natin sana okay din ang kalalabas ng mga karir ninyo sa kung ano man tinatapon yung ano karir ngayon sa nasa buhay ninyo and yun. God bless sa lahat and Happy New Year ulit sa inyo lahat. We have too much time
idol pass para dumiskarte tayo at maging ano, maging asensado tayo sa mga buhay natin. So, babay po mga kamay.